Hello guys, welcome to my channel. I am June Peteros, aka Lady Firefly, the vlogger nanay. Maraming nagtatanong kung bakit daw ako si Lady Firefly. Bakit nga ba? Tanong din yun sa akin kung bakit ako Lady Firefly. Way back 2003, ginawan ako ng kapatid ko ng email ad. Tinanong niya sa akin kung ano daw gusto kong name sa email ad ko. That time, nanood ako ng Korean novela. So, uso na ang Korean novela noong time na yun. Parang yung sa hulihan ng title, may Firefly ba? Tapos nagustuhan ko yung font na ginamit. Parang, ang ganda ng ano na, yung pagkano ng Firefly. So, saktong-sakto, nung kinontak niya ako, nung tinanong nagawa niya ako ng email ad, so binigay ko na pangalan is, gusto ko Firefly. Kasi nagustuhan ko yung font na ginamit ng Firefly. So, kaya yun, ginawa niya ako ng email ad. Email ad ko pala is firefly_0625@yahoo.com 0625 because my birthday is June 25. Naalala ko, nung dalaga pa ako, ang call sign ko sa radio is Aninipot. Aninipot is Bisaya ng Firefly. Yung radio group na nasalihan ko, Bisaya yung ano, mga names ng Bisaya yung mga names na ginagamit yung mga call sign namin kasi Bisaya yung group name niya, Binaw. Binaw is malalim na Bisaya ng usa o ano ba yun sa English, deer. So lately lang para bang na-realize ko na yung ginamit ko na Firefly tsaka yung call sign ko dati nung dalaga pa ako na Aninipot, isa lang ba? So parang bigay sa akin ni Lord na pangalan. So parang yun, dinala ko na lang yung Lady Firefly para mas may dating siya kasi anyway babae naman ako, so si Lady Firefly. Tapos, yun na yung ginagamit ko, Lady Firefly, kasi mas kilala ako sa Lady Firefly kaysa totoong pangalan ko. Yung totoong pangalan ko pala ay si June Antoinette Peteros. Tinanggal ko na lang yung Antoinette sa YouTube channel ko kasi pag nagbibigay ng mga bananas, yung host, tsaka mahaba pa, oh, June Antoinette Peteros, so mahaba siya, no? Tapos yung nagta-type ng mga friends dyan, yung mga nagbibigay ng mga bananas, nahihirapan din sila sa pag-type pa, mahaba. So, kaya tinanggal ko yung Antoinette. Tinanggal ko na lang siya para hindi nahihirapan yung mga friends dyan. June Peteros yung dinala ko. Nilagay ko lang doon na June Peteros. Pero yung pangalan ko doon sa profile ko is Lady Firefly, the vlogger nanay. Naging vlogger ako na nanay. Kasi nanay ako. Nanay yung tawag sa akin sa office. I am a member of Couples for Christ. Kami yung couple coordinator ng Singles for Christ sa mga nakakaalam ng Couples for Christ dyan. Hello! Ang member ng Singles for Christ is from age 22 hanggang 40. So, yung mga Singles for Christ, halos mga kaedad-edad ko lang, mga konti lang yung ano namin, yung tanda ko sa kanila. Kasi may mga, ako ngayon, ako 46. Pero, naging nanay ako kasi, dahil sa asawa ko, kailangan talaga tatay yung tawag nila sa kanya. Kasi mas matanda yung asawa ko. 14 years pala yung age gap namin. He is now 60. And I am now 46. So, nag-asawa kami when I was 22 and he was 36. Pero naging kami when I was 19 years old and he was 33. Kaya siya si tatay at ako ay nagiging nanay.
Pero mas nagustuhan ko na rin na tawagin akong nanay kasi kahit hindi naman masyadong matanda sila, masyadong matanda ako sa kanila, parang mas na-feel ko yung pagiging ano ba, yung pagtinatawag nila ako na nanay. Mas gusto ko, mas masarap sa feelings kaysa tawagin ako nila na tita. Yung feel na feel ko yung talaga na nanay ako para sa kanila. Kaya yung mga Youth for Christ, mga kasama ng mga anak ko, so yun na rin yung tawag nila sa amin, nanay. So I'm fondly called Nanay Neneng. Sa CFC, sa Couples for Christ, I am Nanay Neneng. Pero sa Facebook, I am Lady Farfly. Sa YouTube, I am Lady Farfly, the vlogger nanay. Mas kilala kasi ako nila na Lady Farfly kaysa totoong pangalan ko. Halimbawa, nung nag-book ako ng resort, kasi meron kami activity doon na gagawin. So, nung pagdating ko, yung may-ari ng resort, pagbukas ko sa glass door nila, sabi niya, "Oh, andyan na si Lady Firefly!" So, tatawa na lang ako. Kasi, isipin mo, kilala niya ako sa Lady Firefly kasi yung Facebook ko, Lady Firefly, tsaka yung sa email ad ko, Firefly. So, nakilala ako na si Firefly sa emails at kilala ako sa Lady Firefly sa Facebook. So, yung mga contacts na kakommunicate through Facebook and through email, mas kilala ako sa Firefly o Lady Firefly kaysa totoong pangalan ko. So, yun na. Mas gusto ko na rin yung Lady Firefly. Hindi ko na lang tinanggal yung Lady Firefly ko sa Facebook. Kasi nakilala na ako na Lady Firefly eh. Yung mga anak ko, yung mga classmates nila, sinasabi, "Oh, andyan na si Lady Firefly. Oh, andyan na." Oh, pag nagpunta ako sa school, mag-attend ng meeting, tatawagin nila yung anak namin. Sabihin, "Oy, andyan na yung mama mo. Andyan na si Lady Firefly." O hindi lang nila masabi na, "Andyan na si Tita Neneng." O, "Andyan na si June Antoniette Peteros." Umakawi sila, "Hi, Lady Firefly." So, yun. Celebrity lang ang dating. Kaya, anan. Para kasing binigay yun sa akin na pangalan. Dati po akong mahiyain. Matabi lang ako pero mahiyain. Di ako lumalabas pag may bisita. So, nung naging member na kami ng Couples for Christ, doon na ako naging nagkapalmux. So, marunong na akong humarap na sa mga tao. Lalo na nung nagtatrabaho ako as office staff of the Couples for Christ, Provincial Mission Center ng Couples for Christ dito sa Agusan del Sur. Nung nagtrabaho ako doon, mas doon ako naging makapalmux. So, yun na. Marunong na akong humarap ng mga tao. Marunong na akong makisama. So, nawala yung hiya ko. Yung makasamahan kasi namin sa Couples for Christ, mga head of offices kasi sila. Para hindi mo sila kakitaan ba na, "Uy, superior ako." Siguro, sa office, superior sila. Pero pagdating sa community namin sa Couples for Christ, parang ka-level lang kami kahit, "Oh, ito lang ito si, ano, si June Antoniette. Oh, ito si Lady Firefly." Simpleng tao. So, yun. Parang naging ano lang, naging daan yun na naging hindi ako mahiyain. Marami kasing mayaman na Couples for Christ. Pag nasa group kami, pag nagsasama kami, hindi mo yun ma-feel sa kanila na nai-intimidate ka. Parang wala lang, parang breaks lang. Kaya dun na boost yung ano, self-confidence kumbaga. So yun ang story ako kung bakit ako naging nanay at bakit ako naging Lady Firefly. Bakit ako naging vlogger? Kasi yung mga anak ko pinupush nila na mag-vlog daw ako kasi mahilig akong mag-video. Dumating yung time na kinontak ako nung kababata ko na si Lonnie Mendez. Si Lonnie Santillan Mendez. So,
siya yung nag-encourage sa akin na mag-vlog. Mag-vlog ng mag-vlog. It was two months ago na kinontak niya ako na may LS daw siya. So, pinasali niya ako. Tapos, maglapag daw ng bahay. Yung ganun. So, yun. Dun ako nagsimula. Dun din ako nagkaroon ng friends sa YouTube na maraming friends dun sa kasasali ng mga LS. LS ni Jojo Candado. Hi, Jojo. Nag-collab si Loni tsaka si Makafe. Si Makafe. Anjo Makafe. Si Anjo Makafe. Hi, Anjo. So, si Anjo Makafe. And then, kay Simply Evans. Si, tsaka kay Jenny's Vlog. And kay Shena May Manzanilla. Bata pa siya, 14 years old. So, isa siya sa nag-help sa akin. Meron pang tatlo. Hindi ko na maalala names nila. And then, sumali ako lately kay Spike Pitik. Tatlong beses na ako sumali sa kanya. Lately lang, nalaman ko na kapitbahay lang pala kami. Yung bahay ni Spike Pitik ay nasa harap ng school. Bali, may highway sa gitna. School, highway. And then, doon yung bahay nila. Tapos kami, school. Tapos may fence. And then, subdivision. So, hi, Spike Pitik. So, ayun, yung story ko kung bakit ako naging vlogger ngayon. Dahil na rin sa friend ko na si Lonnie at sa mga anak ko nagpo-push na ituloy ko daw yung pagba-vlog ko. So, yun guys! Ha? So again, this is Lady Firefly, the vlogger nanay. And if you like this video, please click subscribe down below. And don't forget to click the bell button. Bye-bye po! God bless!